Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Magpasaklolo ang OVW na si Alias J, domestic helper ho ng aman sa aman Jordan. Sinasakta na Bina Bartolina, hindi pa pinapakain ng putok sa buhong mabantot na arabong amo. Nadiskubre ang reklamo, ng OFW dahil nakaabot sa Bitag Help Desk. Narito hong kanyang panawagan. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po ako kauwi ng Pilipinas. Parang awa niyo na po. Nung Mayo alas po, sinaktan ako ng amo ko. Sinampal niya po ako. Pinagtatadyakan niyo po ako. At inginabig po yung mukha ko sa carpet. May kita mo nga naman dito. Hindi ho na binabasho natin itong, itong lahi ho ng mga Arabo. Ano? Dahil may mga matitino ho sa kanila. Lalo-lalo na marunong magbasa ng Quran. Yeah. Matitino. Pero sabi ho nila, kapag hindi raw marunong magbasa ng Quran at hindi raw lapit doon sa kanilang rehiliyon, ito yung mga malulupit, ito yung mga mababantot na mababaho na gago pa, GAGO. Ito, kausapin natin si Ami Ontolam, Secretary ng ALJU, International Manpower Services Incorporated, ng agency ng Palis kay Alias Jade. Magandang hapon po, ma'am. Gusto ho kayo, Ami? Ami? Ma'am Ami Ontolam, magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon po ma'am sa inyo. Live ho tayo sa PTV4. Kasama ho natin si Alex Santos. And tayo ho'y napapanood ho Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din ho overseas. Pamamagitan ho ng live streaming ho. Ma'am, ito hong sumbong ni Jade, alias Jade, nakaabot ho ba sa inyo? Wait lang po sir, kasi medyo mahina po. Ah, o sige. Eh, kukunin kong ito para malaksa na. Naririnig niyo na ho ba ako? Apo. Alright, okay. Sige, kukunin ko na ho para ito'y nagkakaintindihan na tayo. At medyo ginagawa ko nung dating kaming magkakasama kaming tatlo. Ano ho nangyayari dito sa putok sa buhong amo na pinapasukan ho? Hindi ho natin pwedeng banggit yun, alias Jade. Ito ho nagpapasaklolo ho dahil sinasaktan ho Bina Bartolina, hindi pinapakain ho ng putok sa buhong amo ho nito. Na-discovery lang namin ho sa pamamagitan ho ng social media ho. Ito ho sa aming help desk sa Bitag Media. Nakaabot ho ba sa inyo itong reklamo ho ni Jade? Hindi po. Ngayon lang po namin nalaman na tumawag yung secretary. Ngayon lang. Sir Alex. Alright. Pero ako'y sasatato. Hindi ho ba trabaho ninyo pag nagpadala ho kayo ng mga OFW? Umpisa hanggat makauwi. Tinecheck niyo hong kaalagayan. Hindi ho ba? Opo. Alright. Bakit ito ho parang lumalabas eh? Hindi yun ata na si kaso rito. Ganun ho ba pag nandoon na okay na dahil... As long as nagtatrabaho, okay na sa inyo. Kahit na, eto ho, minalulupitan. Okay na ho ba sa inyo yan? Ano po, sir? Gusto nyo ho, ganito lang. Gusto nyo ho marinig yung reklamo ho ng OFW. Okay, sige. Ilalagay ho natin sa linya. Ano? Okay, dyan ka lang ha. Pakinggan nyo ho. Ano? Sa linya ng telepono, si Alias Jade. Ang OFW ho natin. Alias, okay. Gawin na Alias Jade, nandiyan ka ba sa telepono? Sa linya. Hello, Jade? Hello po, nandito po ako. Alright, hindi namin pwedeng sabihin ang pangalan mo, Jade, ano? Pero ikay, alam mo, eto kausap natin yung agency mo, si Ami Ontolam, Secretary ng ALJU International Manpower Services Incorporated. Sige, pakisabi mo na lang kung anong ginagawa ng amo mo sa'yo. Sige, sinasaktan ka, binabartulina ka, hindi ka pinapakain ng putok sa buhong arabong amo mo. Yun ang sumbong mo, tama? Opo, tinatago. Okay. Opo, tinatakuan po ako ng pagkain. Okay, tala. Tapos po sinaktan po ako noong May 4. Nilalak po yung pinto, wala pong day off. 17 hours po ang trabaho po. 17 hours ang trabaho mo. Sila pa po yung nagre... Opo. Alright. Sila pa po yung nagre-reklamo na wala daw po akong trabaho dito. Okay, tapos pinapalabas na parang ikay Donya at Reyna na wala kang ginagawa. Opo. Alright, narinig niyo ho ba yan, ma'am? Ami? Yes, po. Okay. Opo.
Ano masasabi niyo diyan? Hindi namin pwedeng ibigay ang totoong pangalan kasi tinatago muna natin, ano? Pero bibigay ho namin detalye. Ano ho malalagay magagawa ninyo? Kasi sa inyo ho to eh. Ma'am, Ami. Ano sir, inaayos na po yan namin para mapauwi yung worker. Kailan yung inayos? Kasi sir, ngayon lang po namin nalaman yung sitwasyon niya. Alright. So within this month or mga 2 weeks maayos na po Alright. Namin yan. Ma'am, Ami, ano kaya palit? Ano? Ikaw kaya ilagay namin doon, dito naman si Jade, tapos subukan namin na makaranas ka ng 2 linggo na binabartulina, hindi pinapakain. Ano kaya ang palagay mo kung ganyan din ang gagawin sa'yo niya? Parang 1 buwan o 2 linggo, ano kaya patikimin ka namin para makita mong kalukuhan, kagaguhan ng Arabong Amon to na employer? Sige, ano kaya sa palagay mo? Kasi parang walang sense of urgency sa'yo, ma'am eh. Abay, hindi, ma'am. Sir. Ano naman? 2 weeks? Kukunin naman niya ng agency doon. Okay. Hindi yung kukunin mo. Ma'am, hindi. Ma'am, sandali. Ano? Hindi kukunin yung agarang inyong gagawin. Alam ko naman na kukunin niyo yan dahil makikipagtulungan dito ng OWA. Opo. Alright? So, ngayon, para sa akin, kailan kayo gagawa ng hakbang? Kasi hindi sabi mo kanina, in about a month o 2 linggo. Eh, pumantig na taenga namin ni Alex. Alex, ikaw ba'y payag dyan? Oo, hindi tayo papayag yan. Miss Ami, meron pong sinasabi si alias Jade dito. Totoo bang hindi pala do itong totoong amo na dapat daw pag kanyang pagtatrabuhan? Tama po ba yung Miss Ami? Hindi ko po yan masasagot, sir, kasi wala po dito yung manghawa. Oo. Alright. Ang na-inform kasi ng agency doon sa Jordan, bali nilipat-lipat po siya kasi hindi comfortable sa employer niya. Kaya napunta siya sa pangatlong employer niya ngayon. Ayun. Napasa-pasa pala. Okay. Ami, dapat yan na mamonitor ninyo kung saan talaga itong si alias Jade. Kung napapasa-pasa, para naman malaman namin at track down natin kapareho nito. Napunta siya rin. Siya binabartulina siya. Hindi siya pinapakain. Ano yan? Ang hirap na. Hindi ba? Kaya sabi ko, ano kaya ang pakiramdam mo kung ikay sa sapatos ni Ami? Ikaw yung nakatayo roon. Anong sa palagay mo na ikay binabartulina at sinasaktan, hindi pinapakain? Ano sa palagay? Siyempre po matatakot at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ayun. Isipin mo. Tama. Isipin mo na lang na ikaw si Jade, ikaw nasa kalagayan niya. Yun na aming gustong gawin mo. Para nang sa ganon, hindi ka lang basta-basta nagsasalita ng parang walang sense of urgency. Ibig sabihin, agara naman. Gawa natin ng parang kawawa opo, naman. Opo. Ginagawa na po namin yan ng action ngayon, sir. Alright. Start po ngayon, simula nang nakapanggap kami ng tawag regarding sa situation niya. Alright. Sige. Ito, dyan ka muna sa linya na yan. Kasi, alam mo, andyan na ba sa atin sa OWA na ba? Andyan na? Tinatawagan. Okay, ganito. Tinatawagan pa namin. Ako'y makikiusap sa iyo, Ami. Ano? Siguro naman ngayon, sige, sabihin na natin. Ang sa akin lang kasi, hindi naman kami naghahanap ng mali ni Alex, ano? Bagkos, nagtumitingin kami sa kalagayan ito mga pobreng OFW natin. Kung sakaling nilipat-lipat siya, hindi niya naman kasalanan siguro. Siguro may involvement din kayo. Kaya dapat minomonitor nyo rin kung saan nalalagay itong mga OFW natin. In this case, parang nalagay siya, binabartulina, asaktan, di pinapakain, masakit yun. Niyo ba? Apo. So ngayon, mapapangako nyo sa amin na kayo'y, eto ho'y pagkababaho natin dito, gagawa kayo ng paraan, may update na kaya kami sa inyo. Kasi kung hindi, magagawa naman namin, Ami, rito na ang OWA. Kami ho'y nasa gobyerno, kami ho'y nasa PTB4. At yun hong OWA, POEA, Polo, AMWA, makikipagtulungan sa amin kapag ika'y medyo alanganin ng iyong tulong, baka matatanggal lang kayo ng lisensya. Di ho ba? Apo. So, mapapangako niyo ho ba sa amin, magagawa niyo ng paraan to? Ano yun, sir? Magagawa niyo ba ng paraan to na talagang pagkababa ng telepono natin, kikilos ka na, gagawa na kayo ng hakbang, matatawagan yung counterpart na agency roon sa kinalalagyan niya?
Ni Jade. Opo, sir. Alright, sige. Diyan ka lang muna, ano, Ami, ano? Sa linya natin ngayon, ito suki natin, eh. Mm. Hindi natin kasama ng intellect, ano? Yes. Pero ito'y by heart, parang kasama na rin natin lagi. Head ng Advocacy and Social Marketing Division, si Miss Josephine Tobia. Ma'am Josephine, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po sa inyo dyan. Alright, ma'am. Ito ho, yung sabi nga natin, makikipagtulungan daw yung agency. Si alias Jade, binabartulina, sinasaktan, di pinapakain ng kanyang amo. Pinalipat-lipat na ho siya ng ibang amo doon ho sa agency yung kinalalagyan. Pero nangako ho silang tutulong. Ma'am, sa ganitong klaseng sitwasyon, ano ho magagawa ng ating OWA habang ginagawa ng hakbang ho ng ating, ito naman, ng ating agency ho, sila Ami? Okay, sisiguraduhin natin na talagang kikilos sila ASAP yung mga agency. At the same time, i-check natin sa post gano'ng ka-bilis ang pagpapauwi. Pagpapauwi ng gusto ng worker. Mm-hmm. Yes, pagpapauwi sa kanya mm-hmm. para masolusyonan yung problema ng ating OFW. Alright. Amy, nasa linya ka pa ba? Yes po. All right, narinig mo naman siguro sinabi ng OWA rito ano na sila'y magmo-monitor kung gaano kayo kabilis kikilos dito dahil kinakailangan oras ha, every second counts dito. All right, Amy? Yes po. All right, salamat ha, Ma'am Josephine. Okay? Yes. Ja, siguro mamaya sa uulitin, patatawag ho kayo kami kasi may dalawa pang mga OFW na in distress. No problem, no problem. Okay. Thank you, Ma'am Josephine. Okay. Actually, Ben, yung kapatid ni alias Jade ay nandito sa atin. Mm. Pero ayaw lang niyang humarap sa camera dahil we need to protect their privacy. Oh, kasi pag hinarap mo sila, eh malalaman ngayon sa alagay sa alangan. Kawawa naman yung, you know, kinalalagyan ng pobre dyan. No? Kailangan talagang kumilos dito yung agency na Aljo International Manpower Services. Okay.